Welcome back po sa panibagong adventure ng ating pantutusok. Bago mag-alas 4 ng hapon ay umalis na ako dito sa bahay dahil nasa isang oras at kalahati yung ating magiging biyahe. Papunta dun sa bahay ng ating magiging mga kasama. At mula naman doon ay magbabiyahe naman tayo ng may kalahating oras. Papunta naman doon sa spot na ating pantutusukan. Kaya halos nasa 2 oras itong magiging biyahe natin, mga katusok. At habang binabaybay po natin ang daan patungo sa ating pupuntahan, ay narito po ang ating mga shoutout. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, mga katusok. Yung hindi makakasama ngayon ay comment na lang ulit kayo para maisama natin sa susunod na adventure. At ang spot nga pala na ating pupuntahan ay hindi pa natin napantutusukan sa mga nakaraan. Pero ang ilan sa mga makakasama natin ay nakasama na natin nung huling dive natin dun sa ilog. At bago nga pala lumubog ang araw ay nakarating na ako dito sa bahay ni Katusok Alvin. Siya yung pangunahin sa makakasama natin sa ating pantutusok. Ayan, shoutout dun sa bata na bumati sa atin na nakasalubong natin sa daan. Eto yung bahay nila Katusok Alvin. Magandang hapon ko. Muntik pa ako lumampas. Butit nandun si Arnold dahil sa may kalsada. Tinara ako. Lampas na ako eh. Inintay lang natin ng ilang sandali yung apat pa nating makakasama. Pagkatapos ay nagsimula na kaming magayak at nagbiyahe. Papunta naman doon sa ating spot na kung tawagin nila ay Dapdap dito sa Santa Cruz, Marinduque. At sakto naman, mga katusok, pagkagat ng dilim, eto, nakarating na kami doon sa spot. At yung ibang gamit namin ay dito iiwanan sa maliit na kubo-kubong ito. Yun o, pagkatapos ng yung magayak ay nagsimula na kami maglakad dahil napakalawak at napakalapad nung ginagawang siwol sa lugar na ito. Ayun, nakarating na tayo mga katusok. Dive safe sa atin. Sana makahuli tayo ng pakulang. Okay, let's go. Ang gamit nating pana, mga katusok, ay gawa ni Aklanon Spear Fishing and Accessories. Ayan, nilagyan ko na rin ng sticker, oh. At ang buhay naman, oh, na ating matutusok ngayon ay napakasarap na 51. Ata, ikaw 51 ka. Bakit daw 51 ang tawag namin? 51 po ang nakasanayang itawag sa lugar namin. At eto, 51 na naman, mga katusok. Ata, ikaw 51 ka. Sabi nung iba, 52 naman daw. Pwede naman yun. Depende sa trip ninyo. Eto, nakakita na yung dalagang bukid. Pero dahil dalaga pa at mailap, hindi tinamaan. Eto na lang, patay kang hinog ka. Eto yung paborito. Pero medyo alanganin pa yung mga size ng nakikita nating hinog. Eto, hindi alanganin. Biglang tumago nung nailawan ko siya. Ang laki nito, mga katusok. Patay kang alatan ka. Ang ganda ng tama, mga katusok. Oh. Wow. Kilig yung buong katawan niya. Buti na lang at hindi mailap. Tsaka halata mo kapag ka nagpapatusok. Tumago siya pero kita pa rin dun sa pinagtaguan niya. O, oh, diba? Gusto talagang magpatusok pagka ganun. Yung tipoy kunwari ayaw, pero gusto rin naman, hindi katulad nitong panos. Ayun o, oh, kunwari gusto, pero ayaw naman. Tutusukin ah, tumakas pa. Buti na lang may nakita tayong kapalit. Eto, patay kang talingan ka. Kakahabol natin dun sa panos. Talingan yung nakita natin. Okay na rin yan. Pang-ulam na rin at medyo madalang ang isda. May nakikita man tayo pero maliliit pa. Kaya tulad yan, hindi natin huhulihin yan. Eto, huhulihin natin. Paborito ko at masarap na pang-ulam. Pero yung sobrang liit, pass muna tayo dun. Dahil baka mas marami pa yung tinik kaysa sa laman. Eto, malaki at malapad din. Patay kang samaran ka. Ayos! Hindi tayo nabigo sa samaran, mga katusok. Noong nakaraang dive natin dun sa kabilang lugar, nakatatlong samaran tayo. Kaya lang, eh, hindi tayo nagtagal dun dahil lumabo ka agad yung lugar. Oh no! Dito naman, medyo malinaw, kaya lang ay madalang yung sampa ng isda. Pagkatapos ayan, nakakakita tayo pero medyo maliit-liit pa. Eto na lang, medyo malaki na. Patay kang sigapo pa. Buti na lang may sigapo sa lugar na ito. Doon kasi sa ibang lugar, karamihan sa makikita mo
Eh, pangit! Pangit na yung batuhan dahil inabuso na, kaya hindi na magaganda yung mga isda na tumatabi sa lugar nila. Buti na lang dun sa ibang lugar, inaalagaan yung mga corals nila. Eto, nakatusok tayo pero hindi tinablan. Dahil nahawakan ko yung tali, yung dynima. Dakutin na lang natin. Medyo mailap dahil natusok na natin ang kaunti, hindi lang bumaon. Pero try nating dakutin para maiba-iba naman. Yun! Gusto pala niya, kapag dadakutin siya, eh yung nakasandal. Hindi ka naman nagsasabi ka agad, yun pala ang gusto mo. Eto, nakakita tayo ng panos, inimita natin ng blinker. Ayos! Pero mukhang daplis lang ang tama, mga katusok, baka makawala, kaya hinabul-habul ko, hindi ko hinila. Sa tagiliran lang kasi siya tinamaan, sayang naman kung ulam na, eh makakatakas pa. Eto, ulam din. Patay kang 51 ka! Nakakatatlo na yata tayong 51, mga katusok. Medyo malalapad kaysa dun sa mga hinog na nakikita natin, medyo maliit pa, kaya mas pinipili natin ito. Eto pa, itiman. Patay kang... Ay! Naku, parang sablay. Maitim kasi kaya hindi tinamaan. Sayang naman, ulam na sana. Eto, nakakita tayo ng stripe. Parang alatan na naman ito, mga katusok. Yun, alatan niya. May 200 grams. Huwag kang aalis. Diyan ka lang. Patay kang alatan ka. Yun, ang ganda ng tama. Buti na lang, may humabol pang isa, mga katusok. Nagaya na nga palang bumalik at umahon yung mga kasama natin dahil napakadalang daw ng sampa ng isda ngayon sa lugar na ito. Oh no! Eto yung huli ng ating mga kasama. Yan, yung huli ni Katusok Alvin. Ayos ah, marami-rami na rin pang ulam. Yun naman yung huli ni Katusok Ramil. Wow! May malalaki rin siyang nahuling samaral. At yung isang kasama natin ay nauna na sa ating umahon. Pagkatapos yung dalawa na kasama natin ay mas nauna pa. Sila nga pala ay nangilaw lang. At dahil taib na at malaki na yung tubig ay nauna na silang umuwi sa atin. Eto yung nahuli nating malaki oh. Kulang sa 1 kilo yan, mga katusok. Tapos may samaral tayong malapad. Wow! Meron nga pala tayong katusok na nag-iintay sa atin dito sa Kubo-Kubo. Ayan, papakita ko sa inyo. May ito yung Katusok Ramil na... Ay, dalawa samaral. Tapos ang lapad ng manitis niyo. Wow! Ito yung nag-iintay sa atin. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout pala sa mga local espero dito sa Barangay Santa Cruz, Tago. Siya na po kayo at ako hindi nakasama at medyo nakainom. Nakainom talaga? Okay lang. Snack lang. Ito yung mga huli natin kagabi, mga katusok. Hindi masyadong marami pero sapat siguro to sa isang araw. Baka sobra pa. What's that? What's that? Ito na naman si what's that? What is that? Ice. Baka matinig ka. What's that? Ice. A squid. It's a squid. 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 Analysis. Takatatatas plus. Okay, pwede naman pagkalino sa isa. Sasama ng mga fish. I call it a fish. Give it a fish. Marami na rin pala itong nahuli natin, mga katusok. Ayan no, kulang sa 3 kilo ito dahil itong malaking alatan ay nasa 800 grams. Wow! Dalawang guwit na lang, 1 kilo na. Dikit pala ito. Sinimula ko na nga pala ang paglilinis nitong ating mga isda dahil wala namang ibang maglilinis kundi ako. At ang panglinis nga pala na ginamit ko ay ayan, ang mahiwagang tinidor. Ang isa sa nagustuhan ko dito sa isdang alatan, malinis yung loob ng bituka niya, yung katawan niya, hindi katulad ng ibang isda. Yan, yung 51. Sobrang lansa nung bituka niya, nung mga kinain niya. Pero kahit malansa yung bituka niyang 51, napakasarap namang pang ulam niyan, mga katusok. Ayan,
natapos din. Wow. At dahil medyo puyat pa tayo, oh, no, ay prito lang muna ang luto natin para madali-dali, tapos para makabawi ng tulog. At dahil takot sa tumatalsik na mantika si Mami Tusok, ay tayo ang magpiprito nito. At bago nga pala tayo magpaalam, eto na si Baby Tusok. Baby Tusok! Thank you for watching po. Ito na yung ating ito yung ating pusito na natira. Nilagyan ko ng itlog. Next week pa tayo pupunta ng Quezon. Na-stranded tayo ng ano, ng Holy Week. Oh, no! Dami ng tao kasi traffic sa daan. Kaya hindi tayo nakipagsabayan. Next week bihan tayo. Bye bye! Thank you for watching po. Ingat kayo. Ayaw mo lang magpasingit.